Morning mga kasari. Welcome back to my YouTube channel, Channel Silva Vlog. For today's topic, pag-uusapan po natin kung ano po ang mga bestseller. Bestseller sa ating sari-sari store. Una, syempre ang bestseller natin sa ating sari-sari store. Una, kape. Lalo ngayon pag-ulan, di ba mabili ang kape, yung mga 3-in-1 coffee, yung Nescafe stick, great taste stick. Tama po ba? Mamabili yun, di ba ba? Mga kasari, di po ba? Lagi po yun ang binibili ng mga customer pagkatag-ulan. At mga itlog. Ayan, mga itlog din po. Bestseller yan. Kasi ang itlog po, pwede almusal, pwede pananghalian, pwede merienda, pwede dinner. O, di ba? Marami pong gamit ang itlog eh. Pwede nyong iprito, pwede nyong ilaga, pwede nyong itorta. Ito ba? Pangatlo, mantika. Siyempre, kapag magpiprito ka ng itlog, kailangan mo ng mantika. Diba? Sa lahat ng bagay, pag magluluto pa, pag magpiprito ka, kailangan ng mantika. Yun nga lang, sobrang taas ng mantika ngayon. Ho. Kaya pag-pray po natin kay Lord na matapos na yung giyera sa Russia. Para po, baka sakaling, wala naman pong imposible sa Diyos, dito ba? Baka po sakali na bumaba pa ang mga presyo ng mga bibigin. No? Ang lahat po ng mga binabanggit ko ay tumaas na rin po ang mga price na po, mga sari. Wala na po tayong magagawa, talagang inflation na po tayo. No? Mga noodles, ayan, kapag katag-ulan talaga mabili din po yung mga noodles. No? Yung mga lakimi, payless, itnok, mga ganon, may mga flavor pa. Sa akin, mabili po yung mga spicy, ganun. Laki may beef spicy, tapos may mga cup noodles, ganun. Mga tinatamad na magluto, magka-cup noodles na lang. Yung iba po, nagbebenta, 25 pesos na yung cup noodles. Yung Nissin cup, ito po, Nissin cup. Tapos yung iba naman po, 23 pesos. Ako po, 23 pesos lang yung benta ko sa Nissin cup noodles. At syempre, mga tinapay, lalo yung mga kopeng, ganun, yung matitigas, no? Mga toasted, otap, masarap po yan, lalo sa tag-ulan, sa ating mga sari-sari store, no po. At yung mga energen, kapag yung mga may energen vanilla, may energen chocolate, di ba po yung mga flavor nila, yan mabili din po. Mabili din po sa tindahan ko yan. Pang 10 pesos na siya, dati 8 pesos lang, no po. The best po kasi yan pag almusal or pwede rin snack kasi po yung iba na ayaw mag-rice nag-e-energy po. Magic sarap, syempre kailangan po yan yung iba po kailangan nila ng mga ganyan dahil gusto nila masarap ang kanilang luto ang kanilang pagkain, nagma-magic sarap. Well, the best seller din po yan. Pang 5 pesos na siya yung mga kasari dati 3, tapos naging 4, ngayon yung 5, nakakaloko. Nakakasad. Sobra taas na yung mga bilihin na po. Sinigang mix, eh. Mas lalo itong maas. Ako yung malaki po, yung sinigang mix sa sampalok. Pang 16 pesos ko na, yung maliit po, 8 pesos. May mga shampoo, yung sabon, ayan. Ayun shampoo, di pa naman nagtaas. Ganun pa rin po eh. Para sa akin, hindi ko naman po tinaas yung shampoo. Yung sabon, nagtaas ng dos or piso, ganun po. Lalo na po yung asukal, kailangan din po natin yan. Dahil minsan na may niluluto tayo, nilalagyan na natin asukal tulad ng apretada, mga ganun, kaldereta, para lang mag-mix yung alat, tamis at asin, di ba po, na niluluto. Kailangan pa rin ng asukal. Kahit di tayo nag-aasukal sa kape or gatas na pinitinta natin every breakfast, kailangan pa rin po natin ng asukal sa bahay. Ano po? May Milo, ganyan, gatas. Eh, nagsisitaasan na rin po ang price. Nakakalungkot isipin na po, dati, panahon ng mga magulang ko, 10 centimos na monay,
yung tinapay. Ang laki-laki na. Eh ngayon, ganyan na eh. Pang 12 pesos. Ibala. Tatlo lang ang naman. 12 pesos. At suka, toyo, ketchup. Ayan. Suka, toyo, ketchup. Ayan, mga bestseller. Pangalawa na lang po na mabili yung mga dilata, yung mga sardinas, corned beef, meatloaf, mga frozen foods, and mga ganyan. Pangalawa na lang pong mabenta yan. Dahil minsan, yung mga customer po natin, wala silang maulam, may ulam, kaya uy, bili na lang sila ready to eat, no? O yung frozen foods naman, iluluto mo lang siya ng kaunti, pwede na. Wala nang iba pang ilalagay na mas mapapamahal pa yung pang lunch mo, pang dinner mo, o pang almusal, para mas mabilis na mailuto, prito na lang. Kaya, frozen foods na po ang binibili nila. Ano po? Ayan, may frozen foods din po ako. At syempre, sa tindahan po natin, lagi po natin ipanalangin na maraming customer ang mamili po sa ating tindahan para po yung araw-araw nating pangangailangan sa bahay ay matugunan po yun. Wala naman po imposible sa Diyos at di tayo pababayaan ng Panginoon kahit gaano pa kataas ang mga bilihin, wala naman po tayong magagawa. No? Kaya ang kailangan na lang po nating gawin ay manalangin, manalangin, manalangin para buwaba po ang presyo at hindi naman abusuhin ng mga negosyante o sa mga ibang tigapamahala na itaas ng itaas ang gasolina. No? And dahil po sa gasolina, tumaas din ang lahat ng bilihin. No? Dahil syempre, dinideliver yun, kailangan, nagkukonsumo sila ng gasolina eh. Kaya, syempre, itataas po nila yung presyo ng bilihin. No po? Kahit nga, ano eh, yung mga Mega Box, yung mga Jura Box, ganun, dideliver, kasi syempre, kailangan deliver yun. Tumaas na rin siya. Hindi naman yung kinakain, ha? Hindi yung kinakain, pero tumaas. Grabe po talaga, no? Yung panahon po natin ngayon, talagang kailangan magpakabait na dahil malapit ang grab tour. Pero hindi po, nasa Panginoon pa rin po ang susi na ikatatagumpay natin. No? Kaya kailangan lagi po tayo manalig sa Diyos at lagi tayong lumapit po sa Panginoon para hindi niya po tayo pababayaan. No po, kahit asin, sukan na lang ang ulam mo dyan. Basta, kailangan ka lang mabuhay. No? Hanggat binibigyan tayo ng buhay ng Panginoon, ibigay po natin sa Kanya. I mean, yung makalulugod sa Panginoon na maibibigay mo para sa Kanya, mag-share ka sa iba, yung mga, kung kaya mo naman, no? Share your blessings, sabi nga. Share your blessings, sabi nga. Kung ba yan, nabubulol ako. Kailangan natin ma-share yung blessings natin sa iba. Kung meron naman tayong mga excess, no? Kung may sobra naman, bakit di? Bakit hindi naman, di ba? Para po makatulong tayo sa iba. Yun lang po ang aking topic for today. At nawa po ay lagi tayong pagpalain ng Panginoon sa ating mga sari-sari store. Shout out po sa lahat ang aking mga subscriber na nag-subscribe, syempre, sa aking channel. At nawa po ay lagi nyo pong i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Lahat po ng aking mga i-share ay syempre gusto ko makatulong sa inyo upang marami rin po kayong matutunan sa aking video at marami po kayong mapulot na aral upol sa i-share ko sa aking buhay at sa aking mga karanasan. Lahat po ng aking sinashare sa inyo ay base lamang po sa aking karanasan at karunungan. Sariling karunungan at kaalaman. Maraming salamat po. Patuloy po tayong pagpalain ng Diyos. God is good all the time. All the time, God is good. Thank you for watching, guys. God bless us all.